cocktails. Welcome to Oyeee Pet Shop. So, ako din si Erwin. Hello kay Sir Ryan, nasa camera karon sa Mr. Tail. So, hi. So, muna yung pet shop din sa Davao, sa downtown sa Boulevard. So, daghan kita ng aquarium din, over 40 kabuk aquarium nato sa pet shop. Focus din sa mga fishes, lain-lain na klaseng fishes. So, natay mga monster fishes, kabalo naman mo pag monster fishes, arowana, mga Oscars, natay mga arapaima, natay mga sharks, iridescent sharks, natay Oscar. So, dagatay klase ng monster fishes. As you can see, ang goldfish scene dili sa Davao, kusog kayo, tungkol sa itong mga breeders. So, natay mga ryukin. So, kani mga kaliko ryukin, gigan sa Indonesia. Pero mas feature nato dili, katong mga local breeders nato. Taghan kay mga local breeders nato dili sa Davao, mga nindutig mga product. So, natay mga oranda, natay mga kaliko, natay mga ranchos. So, no need na kamo ato sa gawa sa Davao or sa gawa sa Pilipinas. Makaramang uhal mga nindot, yung mga goldfish. Natay Landong Farm, natay Cholex Farm, natay GND. Daghan kayo sila na ay Delta Barracks. Natay, daghan kayo, sa fish dito. So, daghan kayo mapilihan dari sir, nakumpra na sila ha. Daghan po tayo mga kasi-klase, mga cichlids dari. So, wala naging yung kailan sa mga pangalan. Ting, naghanag yung mga pangalan sa cichlids. So, isa na lang naman sila. So, colored kayo ni mga cichlids. Daghan kayo mga pangalan na yung mga, sa tawag gani, peacocks, na yung mga ice blue, natin mga yellow cranes. Daghan sila variety. So, isa na lang mag-price. So, and then, ako tayo mga ano, mga angel fish, or mga angel fishes. O, nang yung pinaka-common sa ano, sa hobby. So, lingaw kayo ni sila kay, ano, kung naka-social distancing yan eh. So, dili po mawala ang mga small fishes. So, natay mga small fishes, kaning bag-uron, kaning mga glow tetra. So, colored kini sila ng mga isda. Pati, easy to keep lang po ni. Oh, easy to keep lang po ni sila kay, dili sila kusog malibang. Pati ilang mata, manotice ninyo na ay color. So, ang jeans mong gudanin nila kay, na ay jeans sa, ano, sa jellyfish. Natay mga danyo, gapis. Napo mga gapis. Ano mga danyo nato nga colored kayo. Natay klase-klase mga barbs, mga tetra, alaga nga monster fishes, mga personal fish na kunin, not for sale. Not for sale, ha? Mga napamahal na gini silang tamang sa kuha. Natay pako, natay... Ano lang display ni mo sa una, no? Katong walay. Ginabidyo ni mo, no? Yes, sir. Didalala ko sila direct. So sila na ang model dere. Yes sir, pag naimo palit ang Oscar, yeah, ang aquarium nila kay 24 inches lang aw. Warning. Mudapog gini sila taman. Na kay reference ba? Kay usually man good. Especially for beginners, murag wala sila na expect na magdako. Oh, yun yeah. Ah, gusto na ko anak, gusto sa ko anak. Dako day kaayo, so mag-suggest pud ta og kanang kasi nabagay yung same setup, yes, diba? Space kids sa balay, putante. Asa ni mo yung butang? Wala sila, kanan lang. Lagi yung bansoy nga, beta tank lang. Kung isa sa mga pinakasikat na isla, kanil mga koi. So, as you can see, dahil kita yung mga breeders sa point rin sa Davao, na sila sa Ilandong, sila MTM, sila sa Pulong, nagyan nga na sila, nagtapok sa turin. So, kanil koi, need lang yun sa i-quarantine, pagbago ninyo i-halo sa inyo. Kasi kung sa ka-healthy ang koi, need niya siya i-quarantine. Isang pag-gikan sa among uha, always prepare kung quarantine tank. Or at least, kung gusto gini mo ihalo, dapat prepared ka mag-treat. Let's say, nakay mga yellow powder, nakay praziquantel, vimilin, oak salt. Currently, wala tayo kayo mga stock sa flower horns, pero in the next few days, mag-stock tag mga dagan flower horns trip, gikan sa mga local breeders na to. So, abang-abang lang sa mga flower horn stocks na to. So, diri akong flower horn rack. Ang kanyang tulog ka pa na to, diri, intended ni sila sa mga small fishes at mga kanyang mga barato nga mga fishes. So, barato lang ni sila for mga starters ba sa pagbata. Pero, baski nag-gagmay ni sila yung barato, need ga po proper care, proper filtration. It's mo ako nakita, DIY na... DIY filtration. So, box lang na siya. As tayo yung box, and then nalay, pump. So, sulod ana is mga pumice stones. A pumice stone good.
very cheap, very effective. Tumuli akong sulod sa filter, guys. So, simple lang siya. Kung makita niyo, tinaw kayong tubig dito. Muni ang reason. Fumie stones na nakahalo ng mga ano, nakahalo ng mga oyster shell. So, ang tubig, musulod dito sa baba. Kaya ibili niya hugo sa baba, isaka niya, clean water na siya dira. So, ang pipe sa ilalim diretso ng pipe, mabilin dito sa ano. So, natin ginagamit ito ba? Lava rocks, natin ba? Lava rings, pero para sa kuwa, fumies nilang the best. Because, yeah, from that, affordable. Affordable. Wapo ba? Ikaroon naman kita styro box ng limong filter. Yeah, why? Siyempre. Kasabot ka sa curing? Yes, sir. Sinuot. Maski pag mag invento-invento ko lang, DIY ka lang, kasabot ka sa curing, mag-work gaya po na siya. Yes, sir. As long as na ay filter media na mapuyan ang mga bacteria. So, ang magpatinaw mag-usa itong aquarium is ka itong mga beneficial bacteria. Sila mukhaon sa ammonia na kanagikan sa tae sa mga isda. So, garon ang mga bacteria na beneficial bacteria, mangita nagpuyanan. So, sa palibot sa imong tank, sa palibot sa imong pan, pero the best nga puyanan nila is ito sa imong filter box, sa imong mga filter media. So, malama kumplita og mga gamit for aquatic pets. So, natay mga pumps, natay mga lights. So, importante kayong lights para makita natong isda nato. So, natay mga heaters, natay mga water conditioner. So, mauni siya ang nag-detoxify sa chlorine kung dili mo makapundo, kung gikan sa gripo. So, okay, yes, sir. So, for example, bago ang tubig. Kani arawanan na ako. Pag-abot na pag-abot, gikan shipping, bago akong tubig. So, gidiretso na ako gamit ni, ate chlorine na product. And then, walay problema. Wala siya na stress. Ayos. All good siya. So, meaning effective. So, napo tayo mga fish medicines. So, isa sa mga pinaka-importante is na kayo mga ready-made, mga ready nga stock na fish medicines. So, although, I hope, dili na ito na magamit, basta naalang kay stock. Yes, tinuan mo. Mas may man ang ganang naaka, bahala di mo magamit, kisa wala ka, yan, kinahalan mo gamiton. AC-DC pumps. So, kaning AC-DC pumps, isa ni sa mga pinaka-importante nga mga accessories sa imong aquarium. Ang isa mga usapatyanan sa mga isda is ang burnout. So, kaning AC-DC, like itong video na mo ni Sir Ryan last time is pag move off ang suga, always on lang ihapon ang iyahang aerator. So guys, nata sa atong imported section. So nag-import po tag mga goldfish from Thailand. Kay una-una, gusto na ko nga magka-materials o magka-breeding materials sa mga local breeders dali sa Davao, sa Mindanao. So nata, nag-import ako NK ng mga goldfish, NK line ng goldfish. So usually ang mga buyers nato diri nga section is mga breeders. So kay sila naman ang nagapaanak. So aside sa nagabaligya tag mga imported ng mga goldfish, nabutay ginapahigayon ng mga events. So para mapusog ang market sa goldfish ug sa fish keeping sa Mindanao or sa Philippines, sa Davao as a whole. So nagpahigayon ta og kanang imported NK grooming challenge. So, daghan kayo na ko tana, sir. Unsa ang grooming challenge? So, ang grooming challenge, magbayad ka o certain amount, tagaan kang isda, imuha ng i-groom, imuha ng pagkakuhon. After 100 days, isubmit ni mong video o picture na, i-judge na sa mga judges. So, kung mapilihan ka nga champion, ikaw makadaog sa 100,000 pesos. So, lingaw, nana kay isda, nakapalit na kang imported nga NK goldfish, napagigay chance mo daog. Matod pa ni sir Ron. So, napatay gamay nga slots, almost taken ang 150 slots na to. So, i-PM lang mininyo, i-PM sila Sir Vincent Tails, sila Sir Ryan, para ma-add ka na mo sa slots. Napatay isa ka event po, nga ipahigayan ko rong December. So, kanisya, murag culmination event sa tanan nga mga groom nga mga goldfish diri sa Davao. So, naatay Davao Goldfish Show, actual show ni guys. So, dugay-dugay na. Na last show gani sir sa goldfish. So nabuhi pang NCC Mall after that time 3 years ago. So gusto na ko buhion og balik ang kanang goldfish scene diri sa Davao. Gusto na ko nga magka goldfish show ta diri na pod. So this December invite ta mo guys nga wapil. Kung namoy pa gwapong goldfish sa inyong balay, sa inyong farm, yapil.
tanan nga mga participants na free na engraved na plate tapos ang budaog na igwapo kayo nga mga trophies engraved. So invite mo guys, appeal mo, enjoy kayo na siya nga event. Of course, maintain na tong social distancing, face mask plan. Pero enjoy na ito na moment guys. Dugay na ito, wala nagka-golfy show dito sa Davao. So see you there. 9 kabuk tanks dedicated lang para sa mga super red arowana. So dito na ito silang ginagroom, ginaprepare sa atong mga tanks while wala pa sila nahalin. So as you can see, natay mga super red arowanas, natay mga kanang spoonhead, yung mga arowana, long fins, natay medyo dako-dako mga super reds. So makita rin nyo sa mga video sa arowana, pula na sila. Super red. So technically, ang natural color nila is orange. Mupula lang na sila tungkol sa suga. So, kung mag-anguban, mag-expect yung pag-abot sa pagpalit. Pula po ito sa video niya, pag-abot sa actual orange sila. Okay na ilang color orange. So, unsa ba kung size ani? Siguro mga for Asian, no? 4x2x2, pwede na. Oh, for Asian arowana, meaning katong mga golden, mga RTG, Banjar, mga Asia Gikan. Yes sir. Pero itong mga silver arowana, maglisod ka sa 4 feet. So point, dapat natot sa 5 feet, mga 5 feet and above. So ang filter ni mo, kuhaan naman ang overhead lang gani, niya fumes lang. Oo, ang kakari siya, some filter siya na customized, pero fumes yun. As long as tayo mapuyan ng bacteria, bubuo lang siya ng ano. So bago yung arowana, gili mo kayo dapat maintenance ba? Dili, sir. Di ba mo sila kusog malibang di para sa goldfish? Napakauno nila, ang feeding po nila, dili po need nga always bomba. So baka feed lang ka 2 to 3 worms per day, okay na sila, walang problema. The lesser you feed, the better. Inayuban, grabe yung bomba sa pakao nila sa arowana, tag 20 super worms per day. Which is, basi mo, okay sila, walang problema. Sa mga cause, mapagod yung indigestion, diba, or bloat, or kanang constipation. Other than that, murag sa arowana dili wala kay pinakita na maging problema eh, as long as you maintain good water lang and isa insaman taklob. So dapat mag-invest mo tama ka taklob sa arowana kay buambak yun ang arowana yun. So kani ginabot patungan na mo siya heavy nga mga butang paggabi eh, imagine na dako sila chance buambak. So ayaw ginyo i-left niya na hole. So every water change ni mo ani? Weekly water change itong ginabuhat diri sir. Pinaka percent? 20% para di sila ma-water shock. Direct tap or? Direct tap water. Sabagay 20 laman niya. Butangan nag-antichlorine? Antichlorine.